Sa ngalan po ng bumubuo na Executive Support Service ng Public Attorney's Office, Central Office, ako po si Attorney Reveline V. Ramos Tagpano ay nagpapahayag ng aming buong suporta sa PAO Forensic Laboratory Division sa ilalim ng opisina ng Chief Public Attorney. Naniniwala kami na ang paglalagay ng hindi legal na provision para tanggalan ng sahod at MOOE ang PAO Forensic Laboratory sa 2021 budget ay malinaw na paglabag at pagyurak sa karapatan ng mga regular na kawaniin ng gobyerno sa ilalim ng Republic Act No. 6656, an act to protect the security of tenure of civil service officers and employees in the implementation of government reorganization. Ang pagdadagdag ng nasabing provision ay may tuturing na isang illegal insertion at may tuturing na isang malinaw na pagsalungat sa batas at sa karapatang nakasaad sa ating saligang batas that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang pagpasa ng RA 9406 o mas kilala sa tawag na PAO Law ay naglalayong palakasin ang ahensya at masigurado ang pagpapatupad sa mandato ng Public Attorney's Office na magbigay ng libreng legal na serbisyo sa mga kwalipikadong kliyente nito. Ang serbisyo ng PAO Forensic Laboratory ay isa sa mga pangunahing pangangailangan para sa case build-up ng mga kasong hawak ng PAO na biktima ng karahasan at maling hustisya. Batid ng lahat na sa ilalim ng PAO Law, maliwanag ang mandato ng PAO na siyang kinikilalang Principal Law Office of the Government na kakalinga sa mga problemang legal ng mga mahihirap nating kababayan sa akusado man o maging para sa mga biktima. Ang pagkakatatag ng PAO Forensic Laboratory sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang uri ng pagpapalakas sa ating mga kababayang mahihirap na nangangailangan ng ebidensya upang patunayan ang kanilang kaso sa pamamagitan ng forensic evidence. Ang mga kaso ni Nina Bonita Baran, Kian Lloyd de los Santos, Lirio Hestre, Rochelle Lopez, Jan de la Riate at ng iba pang kaso na naiakyat sa hukuman sa pamamagitan ng forensic evidence ay masasabing isang uri ng pagpapakita ng kalakasan ng mga mahihirap nating kababayan na walang kakayahang makakuha ng eksperto sa forensic para patunayan ang kanilang mga kaso. Ilan lamang ang mga nabanggit na mga kasong hawak ng PAO na naisampa sa tulong ng forensic evidence. Ang forensic evidence rin ang nagdala sa hukuman ng mga kaso ng mga batang biktima ng Dengvaxia vaccine. Subalit, ito rin ang napipintong dahilan kung bakit mawawalan na ng trabaho ang mga kawani na nasa plantilya ng forensic laboratory. Kung mawawala ang PAO Forensic Laboratory dahil sa pagbabawal na mabigyan ng sahod ang mga doktor at staff na nakatalaga rito at makagamit ng MOOE ng PAO, paano na ang mga kliyenteng umaasa sa serbisyo ng PAO Forensic Laboratory? Sino pa ang tatayong testigo sa kanilang mga kaso? Ito ay isang maliwanag na pagkitil sa kanilang karapatang pantao na ginagarantiya ng batas. Kaya kasabay ng aming pagbibigay ng aming suporta sa mga kawani ng PAO Forensic Laboratory ay ang aming panawagan sa mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa ating mga mambabatas sa Kongreso at Senado, na sana ay gamitin nila ang responsibilidad na nakaatang sa kanilang kapangyarihan upang bigyang katuparan ng intensyon ng batas na bigyan ng free access to court ang ating mga kababayang salat sa yaman. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa nabanggit na illegal insertion at prohibition, nang sa ganoon ay mabigyan ng katuparan ang kredo ng dating President Ramon Magsaysay kung saan sinabi niya, "I believe that government starts at the bottom and moves upward
for government exists for the welfare of the masses of the nation. I believe that he who has less in life should have more in law. Ang inyo pong mga kapangyarihan bilang bahagi ng gobyerno nito ay gamitin po ninyo para sa kapakanan ng nakararami at ng hindi para sa iinan lamang. Ito po ang sinumpang tungkulin ng bawat isa sa atin na kabahagi ng pamahalaan, publiko, bago pa sariling interes. Maraming salamat. Okay.